Guys, gagawa tayo ngayon ng portable emergency light. Tamang-tama para sa ating mga bagyong darating. Ito ang ating mga kailangan. Lumang lagayan ng mga biskwit o kahit anong lagayan basta luma na. At kailangan din natin ng 18650 battery pack. Ang connection nito ay parallel lang po ito, guys. Lahat ng positive magkakasama, sa kabila naman ay lahat ng negative. 1P lamang po siya. Dinamihan ko na, guys, para mas matagal malobat ang ating emergency lamp. Kung mas matagal ang brownout, mas mahaba din natin itong magagamit kasi mas maraming battery. At gagamit din tayo ng male and female connector. Ilalagay ko na lang yung mga ginamit natin sa description. I-check nyo na lang po. Kailangan din natin ng switch at ang ating 5 volts na ilaw. Ilalagay ko, guys, sa description yung pangalan ng ilaw para pwede nyo na siyang isearch sa Shopee o sa Lazada. Bale 5 volts lang po siya, kaya kayang-kaya ng isang single na parallel na 18650 battery natin. Gagamit din tayo ng TP4056 para sa charging module ng ating emergency light. At gagamit din tayo ng 1SBMS para may protection siya. Pero dahil 3 amps lamang ang aking nabiling BMS, ay gagamit tayo ng dalawang BMS na 3 amps at ipaparallel natin para safe pa rin ang ating battery pack. Kung makakakuha kayo ng mas mataas na ampere ng BMS, ay mas maganda para safe ang ating battery pack. At ang pagpili ng BMS ay hindi po dumidepende kung gaano kalaki ang ating batteries na ilalagay. Ito po ay nakadepende sa input ng ating charging module at sa load na kailangan ng ating battery. At gagamit din tayo ng 1S battery indicator para malalaman natin kung puno pa o kailangan ng i-charge ang ating battery. At tara, umpisan na natin, guys. Pagkatapos natin gawin ang battery pack, sunod nating i-connecta ang ating BMS para safe ang ating battery. Ipaparallel lang natin siya, guys, para makabuo tayo ng 6 amps na BMS. Kasyang-kasya na yan dahil maliit lang naman ang ating ilaw. Basta i-connect nyo lang ng parallel ang ating BMS para mas malakas ito kasi magiging 6 amps siya. Pagkatapos gawin ang BMS na nakakonekta sa ating battery, ay isunod naman natin ang ating lagayan. Pubutasan na natin siya, guys. Isukat lamang natin ang ating battery indicator, switch at ilaw, at ang charging module. Tapos ay gumamit tayo ng cutter sa pagbutas nito. Dahil manipis lamang ang aking ginamit na lagayan, ay sapat na ang cutter para maibutas ang ating mga accessories. At ayan, guys, tapos na nga natin siyang butasan. Pasensya na kayo kung hindi masyadong maganda ang kanyang pagkabutas. Pagkatapos nating bumutas, i-ready na rin natin ang ating mga wire na nakakonek sa ating mga accessories. Gumamit po ako dito ng speaker wire para sa ating mga accessories. Ihinang na muna natin ang mga wire para minsanan ng connection mamaya pag ikakabit na. Ayan, guys, pagkatapos nating ihinang ang mga wire, ay ready na tayo para ikabit ito sa ating box. Ang connection natin, guys, ay mula sa TP4056
ay nakadirektang nakakabit sa ating male connector para nagcha-charge pa rin ang ating battery kahit hindi naka-switch ang ating ilaw. Tapos, saka ko naman kinonek ang switch. Kinuha ko ang isang wire ng switch papunta sa positive at ang kabilang dulo naman ng switch ay tumakbo sa positive ng ating ilaw at positive ng ating battery indicator. Pagkatapos, ang kanilang mga negative ay pinagsama ko papunta sa negative side ng ating male connector. Sana ay nalinawan kayo guys sa aking sinabi. Kung hindi kayo nalinawan ay i-post nyo lamang at tignan sa ating video kung paano siya ikinonek. Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto sa larangan ng electronics. Sinishare ko lamang po ang aking mga idea sa ating channel para makakuha ng ibang idea ang ating mga kaibigan. Guys, kung nagustuhan nyo ang ating project ngayon, pakipindot na lamang ang ating subscribe button at like para tuloy-tuloy kayong updated sa ating mga bagong ideas. Lagyan na po natin ng tape ang dulo ng ating connection. Pag ready na ang ating connection, i-fix na po natin ang ating mga accessories sa ating lagayan gamit ang glue gun. I-glue gun nyo lamang po ang ating mga accessories para hindi po siya matanggal at kumapit ng gusto sa ating lagayan. Sa ating LED light, hindi na ako gumamit ng glue gun para tuloy-tuloy pa rin ang kanyang airflow sa likod guys. Ang ginamit ko na lamang dito ay kumuha ko ng zip tie saka ko zinip ang ibabang bahagi ng ating ilaw. Kasi pag gagamit tayo ng glue gun, ang likod ng LED light ay umiinit at pwede itong matunaw. Kaya hinayaan ko na lamang na ito ay nakazip at hindi masyadong nakalapat sa ating lagayan para may hangin pa ring dumaan at hindi matunaw ang ating lagayan. At guys, sa mga nagsasabi dyan kung bakit TP4056 lang ang ginamit kong charging module niya, kasi po ito po ay emergency light lamang at hindi po palaging ginagamit. Kaya ayos lang kahit mababa ang kanyang charging capacity dahil minsan lang itong gamitin. Ayos lang na nakacharge ito buong magdamag o buong araw kasi hindi naman gagamitin agad. Ang tagal ng ilaw ay nakadepende sa ating battery. Dahil mas malaki ang battery, mas malaki din ang kailangang panahon para ito ay ma-charge dahil TP4056 lamang ang ating ginamit. At yan guys, ready na ang ating emergency light para sa tag-ulan. Brownout na lang ang kulang guys. Maraming salamat sa panunood at huwag kalimutan ang subscribe button. Salamat!